Simula natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sa inyo rin. Sa banal na misang ito, ating inalangin lahat ng ating kahilingan, lalo't higit ang ating kahilingan sa Panginoon. Sa tulong gabay ni Santo Padre Pio sa kagalingan ng ating mga karamdaman, sa mga pangangatawan, sa ating isipan, mental, sa ating mga puso at spiritual na mga karamdaman. At sa mga nasa online streaming kasama natin sa pagdiriwang ito, inaanyayahan po namin kayong makiisa sa aming sa ating pagdiriwang at sabay-sabay po tayong manalangin para sa kagalingan at sa ating mga kahilingan sa Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang aming kaloob ay lagi mong hubugin sa pagganap ng mga mabubuting gawain upang sa aming pagpupunyaging kamtin ang iyong bigay, mapagsikapan naming sapitin ang pagkabuhay kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Matapos tumigil sa Antioquia ng kaunting panahon, si Pablo'y muling naglakbay. Ginaygay niya ang mga bayan sa lupain ng Galacia at Phrygia, at pinatatag sa pananampalataya ang mga alagad. Dumating sa Efeso ang isang Hudyong nagngangalang Apollos na ipinanganak sa Alejandria. Mahusay siyang magtalumpati at maraming alam sa banal na kasulatan. Naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon at masigasig na nangangaral at nagtuturo ng wasto tungkol kay Jesus. Ngunit ang binyag na nalalaman niya ay ang binyag ni Juan. Siya'y walang takot na nagsalita sa sinagoga ng mga Hudyo. Narinig ng mag-asawang Aquila at Priscilla ang pagpapaliwanag ni Apollos. Kaya't isinama nila ito sa bahay nila at dooy ipiniliwanag na mabuti ang mga bagay na hindi pa niya alam tungkol sa daan ng Diyos.
At nang ipasya niyang tumawid sa Akaya, pinalakas ng mga kapatid ang kanyang loob. Sumulat sila sa mga kapatid doon na malugod nilang tanggapin si Apollos. Pagdating doon, malaki ang naitulong niya sa mga nananampalataya sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. Sapagkat walang magawa sa kanya ang mga Hudyo sa hayagang pagtatalo. At mula sa mga kasulatan, ay pinatunayan niyang si Jesus ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Hari ng Sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng Sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa, awita at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Sa mga hinirang ng Diyos ni Abraham, sasama ang madlang mga pamunuan ng lahat ng bansa sa sandaigdigan. Ang mga sandata ng lahat ng kawal, lahat ay sa Diyos na hari ng tanan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. Sa mundo ng sa langit dalhin tayo. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, anumang hingin ninyo sama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hiningi sa kanya sa pangalan ko. Humiling kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng patalinghaga, subalit darating ang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo ng gayon. Tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama, sa araw na yaoy hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan. At hindi ko sinasabi sa inyo na dadalangin ako sa Ama para sa inyo, sapagkat iniibig nga kayo ng Ama. Iniibig niya kayo sapagkat ako'y iniibig niyo at naniniwala kayong nagmula ako sa Diyos. Ako'y mula sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ngayon aalis ako sa sanlibutan at babalik sa Ama." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang mga wikang ito ng ating Panginoong Hesukristo ay ang kanyang pakikipag-usap
sa mga apostoles sa huling hapunan bago siya tuluyang dakpin at maghirap at mamatay. Ito ang sinasabi ni Kristo sa kanyang mga apostoles na sa ilang sandali siya ay makakasama ng mga apostoles. Ngunit sa ilang sandali pa siya'y mawawala sa kanila. Ngunit panandalian lamang sapagkat siya'y muling babalik sa piling ng mga apostoles. At kung ating narinig sa ating ebanghelyo, tinatanong ni Kristo, bakit hindi pa kayo nagdarasal sa Ama sa aking pangalan? Sinasabi ni Kristo na kapag sila ay nagdarasal sa Diyos Ama, kailangan sa ngalan ni Kristo sapagkat dinirinig ng Diyos Ama anuman ang kahilingan ng mga apostoles sa ngalan ni Kristo. Kaya naman ang mga ito sinabi ni Kristo sa nila, hindi niyo pa ba nauunawaan? Dinaan ko na to sa maraming talinghaga. Nitong mga nakarang araw, ating narinig ang talinghaga ng puno ng ubas na walang sino mang makabubunga ng marami kung hindi siya kasama sa puno. Walang sangang namumunga ng marami kapag siya ay nakahiwalay sa puno. At sinabi ni Kristo, siya ang puno, ang Diyos Ama ang tagapagtanim, kayo ang sanga, at kailangan niyong mamunga at mangyayari lamang ito kapag kayo patuloy na nasa akin. At nitong nakarang araw din, sinabi ni Kristo sa isang talinghaga na ang pagtatangis ninyo ay tulad ng pagtatangis ng isang babaeng manganganak sapagkat lilisan si Kristo, sapagkat ang babaeng manganganak ay nararamdaman niya ang pait, ang sakit. Ngunit kapag nakita niya ang sanggol, mawawala ang lahat. Ganito ang sakit na mararamdaman ng mga apostoles kapag si Kristo ay tuluyang mawala sa kanila. Ngunit liligaya silang muli kapag si Kristo ay muling magpakita sa kanila. At gayon nga ang nangyari, mga kapatid, nang si Kristo ay mamatay, nagtangis ang mga apostoles, nasira ang kanilang lakas ng loob. Ngunit nang muling nabuhay si Kristo, ay nakita nilang muli ang pag-asa sa kanilang buhay. Ang kailangan nilang gawin, manalig kay Kristo, manalig sa Diyos Ama sa pangalan ni Kristo. Kaya palagi nating naririnig, no? Kapag tayo ay nagdarasal, sinasabi natin, in Jesus' name. Kapag nagdarasal ang pari, no? Sa isang bahay o pagdarasal para sa eksorsismo, palagi niyang sasabihin sa ngalan ng Ama sa pamamagitan ni Kristo, in Jesus' name. Sapagkat ang ating mga panalangin, bagamat nakadirekta sa Diyos Ama, mahalaga ang presensya ng Diyos na si Kristo sa kanyang anak. Sapagkat ang ating panalangin ay binibigyan ng gabay ng banal na Espiritu. Ang ating panalangin ay naayon sa Santatlo sa pamamagitan ng Diyos Ama, sa pamamagitan ni Kristo at ng banal na Espiritu. Tinuturuan ni Kristo ang kanyang mga apostoles na sa kabila ng kanilang mga pagdarana o dadanasin na mga hirap at lungkot, mahalaga ang pagdarasal sa Diyos Ama, sa Panginoon, na kahit anuman ang mangyari sa kanila, mahalaga na sila ay manalig sa Panginoon. Ito, mga kapatid, ang sinasabi sa atin sa panahong ito. Marami tayong sakit, marami tayong paghihirap, marami tayong sakripisyo. Ang pinakamahalaga, huwag tayong mawalan ng loob, gaya ng sinasabi ni Kristo sa kanyang mga apostoles.
Masisira at masisira ang kanilang pag-asa dahil nawawala si Kristo, namatay si Kristo. Ngunit alalahanin nila na si Kristo at Diyos Ama at Espiritu Santo ay Panginoon at walang imposible kapag ito ay kumilos sa kanilang buhay. Gayon din tayo, mga kapatid. Pinapalakas ang ating loob, pinapalakas ang ating pananampalataya sa tuwing tayo ay nananalangin sa Panginoon. Kaya huwag nating walain ang panalangin ito sa ating Amang nasa langit, sapagkat anumang hirap, anumang dusa, anumang hapis na ating nararanasan sa ating buhay, sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating pamayanang Kristiyano, sa ating lipunan, gaano man tayo hinuhusgahan ng ibang tao, tandaan natin, ang Diyos ay palaging kasama natin. Mahalaga lamang na tayo ay manalig at huwag manawang magdasal sa Kanya. Sapagkat pinapalakas tayo ng ating karanasan, ngunit hindi tayo pababayaan ng Panginoon sa ating pananampalataya, naway tayo'y patuloy na yumakap sa piling ng Diyos at umasa at patuloy na umasa ng Panginoon ay magdudulot ng biyaya sa ating mga panalangin, sa ating mga dasal, sa ating Diyos Ama, sa ngalan ni Kristo. Amen. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayong mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaparihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa gawin mong banal ang mga alay naming iyo, sana'y kalugdan. At kami gawin mong hain sa iyong laging nakalaan sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo,
napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may pag-alang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, alingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Santo Papa at ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian, Tanang Relihiyoso at Relihiyosa at ng sambayanang ito na sa iyo ay nananalangin. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostoles at ng lahat ng mga banal, ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bibigyan mo kami ngayon ang aming kapanin sa araw-araw at patawarin Hinihiling namin kami, O Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoon Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. So Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa sa Kanya. Oh, God.
pagpasa at kaligtasan. O Diyos, ikaw ang aking kaligtasan, nasa iyo aking kaluwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan, ang aking muot at anghula. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa sa Kanya. Pag-asa at kaligtasan. Paninil di ko pa nanaligan, puso'y di ihilig sa sa Diyos na makapangyarihan, na aking lakas at takbuhan. Taglamang sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Poon, ikaw'y puno ng kabutihan, pastol kang nagmamahal sa kawan. Inaakay sa lunti ang pastulan, tupay hanap mo kung ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na mga pari na Archdiocese na Lipa. Salamat po sa inyong handog. Poon, ikaw'y puno ng kabutihan, pastol kang nagmamahal sa kawan. Inaakay sa lunti ang pastulan, tupay hanap mo kung mawaglit man. Sa Diyos lamang mapapanatag
magmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pagkikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine, sa pagdiriwang ng kaarawan ni Santo Padre Pio, at para sa pakikipagtulungan ng SALT o St. Thomas More Association of Lawyers for Transformation, tayo po ay magkakaroon ng pre-legal consultations sa darating na May 19, araw ng Linggo, sa Divine Mercy Sanctuary. Sa mga nagdanais kumonsulta, kayo po ay magpalista sa opisina ng parokya. Ika-apat, sa darating na June 15, ay magkakaroon po tayo ng First Holy Communion para sa mga batang nasa Grade 4 at sa mga nagnanais makatanggap ng komunyon, kayo po ay makipag-ugnayan sa opisina ng parokya para sa mga detalye. Ikalima, bahagi ng pagkakawanggawa ng pambansang Dambana. Bukas po at sa mga susunod pang linggo ay naririto sa atin ang mga taga-parokya ng Ina ng Laging Saklolo sa Agoncillo upang humingi ng tulong at suporta sa ipinapatayo nilang simbahan na nasira na nagdaang pagsabog ng Bulkan Taal. Atin po silang suportahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap ni Kalabindalawa ng Tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatili natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng panalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po ang lahat. Pagkatapos ng banal na misa ay magkakaroon po tayo ng healing prayer. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain ka ng mga pangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ating ulitain ang buhay na banal ng sampari kay Kristo, lubos na nagmahal. Tanda ni Jesus ay namala sa kanya ang sigmata. 50 taon niyang dinala. Di alintana ang sakit at paghihirap, buhay inilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa, pagkat sa kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. O Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin, umasa at huwag mangamba ay lagi mong paalaala. Padre Pio ng Pietrelcina, turuan mo kami sa hirap at dusa,
maging gabay sa aming pagsikap na gawing kaaya-ayang buhay namin sa ating Diyos Ama. Sisimula natin ang liturhiya ng pagpapagaling sa tulong gabay ni Santo Padre Pio sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang Panginoong Hesukristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpagaling ng may sakit ay nag-utos sa kanyang mga alagad na alagaan ang mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayong lahat. Padre Pio, taga Petrol, China, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa mga may karamdaman, hawakan ninyo at damdamin ang mga nais, ahiling ng kagalingan sa ating Panginoong Hesukristo. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas ng aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan. At kami magpapasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos ng inyong, sa inyong mga karamdaman sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maaaring niyo pong ilabas ang mga bagay na nais ninyong pabasbasan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabadalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Bago ang pagwawakas at paghayo, maraming salamat sa iyong pagdalo, pagbisita dito sa Pamansang Dambana ni Santo Padre Pio upang sabay-sabay na manalangin at humingi ng mga kahilingang kagalingan na ninanais natin o anuman ang ating mga kahilingan na way sa ngalan ni Kristo, tayo ay diringgin ng ating Diyos Amang nasa langit. Naway gabayan din kayo sa inyong mga pag-uwi, sa inyong kanya-kanyang mga tahanan o anuman ang inyong lakad sa araw na ito. Basbasa ng Diyos ang inyong mga gawain, ang inyong hanap buhay, ang inyong kalusugan at ang inyong pamilyang nasa inyong mga tahanan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Magandang umaga sa lahat. Padre Pio, oh Padre Pio, maraming salamat sa awa't tulong mo. Dalangin din namin na maging tulad mo, matuto